andyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Hello mga anak, mga po. Ihanda ko yung gamot ni Lola. So, pakita ko lang yung sistema ko. For 10 days itong hinahanda ko. Sa pang umaga, sa pang tanghali, pang dinner at saka bedtime. So, ito ngayon yung araw na medyo busy ako. Kasi papaliguan ko si Lola. Maaga siya ngayon dahil yung anak darating bukas. Galing Florida yon. Kaya, kailangan ma-set up ko na lahat yung mga dapat ko ma-set up bago din dumating yung anak. Hindi naman siya nag-check, pero you know, mas gusto ko organize na ako para pagka maraming gagawin, hindi ko na to kailangan intindihin. So ahead of time, lagi ganun, ahead of time, naayos ko na. Tapos mamayang gabi, maglilinis na ako ng banyo kasi yung isang banyo, ginagamit din ng anak. Ayoko makita niyo mga kalat ko doon. May siyempre, kung ako lang nandito, medyo makalat. Yung gamit ko, tsaka isang computer ko nasa banyo. Kaya kailangan itago ko rin yun. Nakakahiya. I mean, you know, kahit na pinagkakatiwalaan ako na okay naman sila sa akin, hindi ako nagte-take advantage. Pinapakita ko pa rin sa kanila na may respeto ako. Dahil unang-una, trabahador ako eh. Diba? Kaya ako tumagal nang halos magsi-6 years na ako dito sa April. Kaya ako tumagal kasi pinapakita ko sa kanila na talagang trabahador ako, responsible, reliable, dependable, you know, maasahan nila ako, efficient. Kasi para yung sinisweldo nila sa akin, worth it, kumbaga. Actually, gusto kong bigyan ng raise, pero sabi ko, mas kailangan ko ng panggabi. Kuminsan kasi, hindi basihan yung raise eh. Baka hindi pa rin ako maka-perform ng maayos na kahit may race na, yung walang tulog kay Lola, hindi pwede. At least, kasi gusto ng anak makapahinga din ako dahil nga sabi niya, eh, talagang nagtatrabaho ko ng gusto sa nanay ko. Dahil nga, gawa ng Nico na halos halos nakalood na ako naglalakad, pero trabaho pa din. Kaya nakita nung anak na totoong worker ako. Hindi ako makwenta. Laban lang ako. You know? Tsaka ginagawa ko pa rin yung tama. Hindi ako nag-iisip ng masama. Hindi ako nandadaya, you know, sa yung petty cash. Iniingatan ko yan. Yung credit card ni Lola, talagang iniingatan ko yan. Hindi talaga ako magsasamantala. Dahil unang-una, binigay ng Panginoon ng blessing na yan. So, yung blessing ng Panginoon, iniingatan ko. Dahil meron pa siya mga parating na blessing sa akin. Kung makakapasa ako, kumbaga para ko nag-e-exam sa Panginoon. Di ba? Parang ganun. Ganun lang tingin ko sa buhay ko. Misyon ito na binigay ng Panginoon sa akin, na kailangan gampanan ko ng maayos. At, you know, hindi nagpapabaya ang Diyos. He is really faithful. Kaya kailangan maging faithful din tayo sa Panginoon. Kasi una pa, masaya ako, kontento ako. Hindi ako makwenta, at hindi ako mayabang, hindi ako nagmamalaki, yung mga ganon. Aalisin natin yung masasamang ugali para mas bibiyayaan tayo ng Panginoon. Kasi nakita na ng Panginoon na mapagkakatiwalaan niya ako sa mga pagpapala niya. Yung mga ganon. Honestly, maraming akong dinaanan sa buhay ko na mahirap. Siyempre, normal, no? Nung una kasi hindi pa may close ng Panginoon, meron pa rin mga rebelde. Kasi aburido dahil nga mahirap ang buhay, mga ganun. Pero sa bandang uli, marirealize mo, pinabayaan ng Diyos mangyari para matuto ka. Matuto kang lalapit sa Kanya. Matuto kang gagawa ng tama. Matuto kang ituwid ang buhay mo sa tamang paraan. Yung ganun. Ganun lang. So anyway, babalikan ko kay mamaya. Tapusin ko muna to. Ito ang aking intro. I'll be back. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala.
ikaw ay makinig. Huwag nang mag-alala. Hello! Andito na naman ko. Anyway, natapos ko na yung mga gamot ni Lola. So ngayon kakain ako. Mag-breakfast ako. Tapos, meron akong chika. Chika-chika lang. Itong aking ulam, sardinas. Hindi sponsored, okay? Kuha ko ng kanin. Kanin, umuusok pa. Simple lang ako. Mas gusto ko simple. Mas masarap ang simple. Kesa marami kang cheche-boreche. Buhos ko lang dyan. Wow! Gamer ako. Nagkaroon na ng ano. Talsik. Yan. Wow! Mainit na yung kanin. Kaya hindi ko kailangan hinitin yan. Ayos lang yan. Pero teka, magpupunas ako. Tumalsik yung sardinas eh. Ang makalimutan ko linisin eh. Di okay lang yan. Anyway. Yan ang sardinas. At least yung kanin, kahit na mainit, hindi ang papasok. Mainitan pa rin naman yung sardinas eh. Simple lang tayo. Enjoy, enjoy lang tayo dyan. May terno pa yan. Nginit ko pa yung aking karnitas. Kahit paano, mayroon pang ibang ulam, so I'm gonna turn it off, and, ganito lang, kailangan simple lang, hindi palaging garbo, may time na magarbo, pero hindi yung madalas, tsaka kasi dinadalan din ako ng pagkain ng sister ko eh, kapag nag-duty siya dito, may laging may pasalubong sa akin, mayroon nga siyang pasalubong na, ano ang tawag doon? Anyway, Mexican eh. Tamales. Hindi ko pa nga nakakain. Siguro susunod na vlog ko kakainin ko. Ganun kasimple. Honestly, yung simpleng buhay, minsan talaga mas mainam. Kasi pagka yung masyadong garbo yung buhay mo, parang ang dami mong intindihin lalo eh. Kung samantalang, kahit marami kang pera, sa akin lang to ha. Kahit marami kang pera, huwag mo masyadong lagyan ng palamuti ang buhay mo. Kasi, ano yan eh, yung mas marami kang maiisip na problema dyan eh, mag-maintain ka pa, ganyan. Ako talaga, honestly, hindi ako interesado na gumanda yung bahay ko, yung mga ganon. Kahit na manalo ko sa loto, halimbawa lang, hindi ako bibili ng malaking bahay. Yung tama lang na madaling linisin. Yung ganon. Kasi pag tumatanda ka na, hindi mo kailangan malaking bahay. Kailangan mo ng mga kasama para may tutulong maglinis. Paano kung talaga matanda na ako? Sino maglilinis? Kung mga anak ko, kasama ko, siguro medyo malaking bahay. Bahala na. Basta, ayoko na rin ng sobrang daming dekorasyon. Simple lang. Maraming alikabok. Mas maraming alikabok pagka sobrang dami ng mga dekorasyon. Tsaka minsan tamad ka na maglinis. Lalo kung nagtatrabaho ka, di ba? Pag nagtatrabaho ka, mas gusto mong magpahinga. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Na huwag niyong papagurin yung sarili ninyo sa mga extra activities. Mag-focus kayo sa pagpapahinga ninyo kasi nagkakaedad na rin sila. Trabaho, pahinga. Once a month, lumabas kayo. Kaibigan kasama, okay. Pero huwag kayo wala talaga, ayoko talaga sa bahay kasi nga yung privacy. Yung, syempre, mas gusto mo yung magpapahinga ka na walang kakatok, walang, mas mainam yung ganun eh. I don't know, sa akin lang yun. Mas feel ko yun. Mas may privacy ka pati. Kasi mahirap yung lahat, alam ng tao, bahay mo, alam ng tao lahat ng laman ng bahay mo. Yung mga ganon. Hindi ko kailangan ipakita sa kanila yung laman ng bahay ko. Anyway. Kukuha ko ng karnitas. Meron pa akong karnitas na nakira. Kaya kakainin ko.
Marami pa to. Mga mamayang gabi na to. Ito na yung pinaka-hapunan ko. Yan. Ayos. So ngayon, pwede tayo mag-enjoy. Chika-chika lang. Tubig ko. May ice water. So anyway, mga apo. Mag-isip kayo mabuti. Kung sobrang garbo ng buhay ninyo, maraming kailangan eh. Mag-maintain ka. Hindi ko inaano yung isip nyo tungkol dyan, no? Sa akin lang, idea ko lang to. Ako ito. Hindi ako conformist sa sobrang dami ng dekorasyon sa bahay. Kahit dito si Lola, ang daming dekorasyon. Sa totoo lang, hindi mo ako naglilinis dito masyado. I mean, alikabok doon sa kwarto niya, more. Saka vacuum sa kwarto ko, sa kwarto ni Lola. Dito sa mga, sa kusina, number one, kasi nandiyan siya lagi. Ikita niya yung kusina. Kailangan lagi malinis, maayos. You know? Anyway, si Lola kahit paano sanay na kasi siya sa akin. Kahit minsan may mga kalat ako dahil pag maraming ginagawa, hindi niya yung papansinin. Kasi alam niya, aayusin ko yan. Kaya lang may mga inuuna mo ng trabaho. Basta yun nga, gampanan mo yung trabaho mo ng maayos. Na hindi ka, yung mayroong mga tao rin na makwenta eh, na sabihin, binabayad natin dyan, hindi sulit. Yung mga ganun. Ako gusto ko ipakita sa kanila na yung binabayad nila sa akin, sobra-sobra ang trabaho ko. Hindi nila ako makikita nagkwekwenta. Pero na lang kung talagang mahirap na, no? Kasi si Lola, kung minsan talagang may sumpong na ang hirap. Mahirap maintindihan na araw-araw yung talagang tayo ng tayo, 30 minutes tayo. Kaya siguro na rindi yung tuhod ko eh. Dahil ganun nga, palagi akong tumatayo. Lagi talaga madalas. Sarap. Ang importante lang, huwag mong sisirain pangalan mo. Huwag mong sisirain ang pagtitiwala ng tao sa'yo. Anong amo mo? Kung mabait, lalo na. Huwag ka mag-take advantage. Pakita mo na worth it ka talaga na ikip. Yun. Yung iba, meron kasi iba-iba ang style ng mga tao eh. Mga caregiver. Ang pinapakita ko sa kanila, yung relationship ko talaga sa kanila, trabahador ako. Hindi ako member ng pamilya. Ayaw yung ganun eh. Eh, meron mga pamilya na mag-iisip na, uy, eto, nakomportable na masyado. Yung ganun. Eh, dito si Lola, talagang ako lang ang kasama niya. Dumadalo lang mga anak. Kaya, pinapakita ko sa mga anak na hindi ako nagsasamantala kahit wala sila dito. Kaya pinagkakatiwalaan niya ako eh. Kaya nakita nila na wala akong ginagawang kalukuhan. Yan. Hindi ko trabaho yun. Ako, blessing ng Panginoon. Panginoon galing ang mga pagpapala. Kaya kailangan ingatan. Ako talaga, grateful ako talaga sa Panginoon. Kahit nahirap, hindi ako maangal. Eh, pero may right ako magsabi sa kanila na hindi ko na kaya, kailangan ko na assistance, yung mga gana. Nga, kasi bibigyan nga ako ng raise. Pero sabi ko, assistant na lang sa gabi. Mas kailangan ko yun. Maayos naman sila kausap. Yung anak, yung namamahala sa pera ni Lola. Yun, maayos naman siyang kausap. Naintindihan daw niya yun. Kasi kahit nga sila sabi, buti na intindihan mo yung nanay namin. Eh, siyempre iba yung relasyon ng mag-ina. Eh, mabait naman talaga si Lola kung tutusin. Mabait naman siya. Ano, pag nakita niya na maayos yung trabaho mo, talagang pupurihin ka niya. Saka pinupuri niya ako sa mga anak niya.
kahit mga apo, pinagkakatiwala naman nila ako talaga. Saka hindi ko sisirahin pagtitiwala nila. Ang sa akin lang, galing sa Diyos ang mission na ito. Kaya kailangan gampanan ko ng maayos. Dahil yung mga susunod pa ng mission, baka hanggang 70 years old, may trabaho pa ako. Hindi mo sabi. Hanggat kaya ko. Pero, kahit ano man yan, trabaho, maliit o malaking sweldo, pagigihan mo. Kasi, tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka ka-responsible. Kung mapagkakatiwalaan ka ba niya sa malalaking blessings. Diba? Ganun yun eh. Mag-train pa tayo ng Panginoon na maging responsible sa mga blessings niya. At kung makita ng Diyos na, masyadong ano to, magastos, maarte, yung mga ganun, hindi niya bibigay yung malaki. Andiyan may blessing, pero hindi malaki. Kailangan makontento ka talaga. Dinurog ko to na Amish bread. Para pag nag-crave ako ng matamis, kahit paano meron ako dito na kanda. Kaya sa tsokolate, may tsokolate naman ka. Sa totoo lang, magbalik tayo ngayon. Yun nga yung nakita niyo kung gaano kahirap ang dinaanan ninyo, pero nakaraos kayo. Nagpasalamat ba kayo sa Diyos? At naging tapat ba kayo? Yung ganun. Kaya maging faithful tayo sa Panginoon kasi faithful siya sa atin eh. Nang tinutupad niya yung mga pangako niya. Na i-bless ka talaga niya. Yung nga lang, hindi niya bibigay yun bigla. Dahan-dahan. Kasi titignan niya kung mapagkakatiwalaan ka niya sa mga blessings niya. Kailangan talaga maging responsible tayo, no? Trabaho. Kailangan. Para hindi ka sisipahin sa trabaho, kailangan maayos ang trabaho mo. Na worth it ka sa sunisweldo nila sa'yo. Di ba yan? Organize ka. Hindi kayong yung delay lagi ang project or, you know, report. Hindi pwede yun. Kailangan. Talaga nakatuto ka sa trabaho, ayusin mo yung trabaho mo. Pag nagtatrabaho ka, huwag mong dadalhin yung problema sa bahay. Sa trabaho. Focus, trabaho, trabaho, trabaho. Ibigyan mo ng time yung pang-personal mo. Hindi mo isasali sa trabaho. Kailangan gampanan mo yung trabaho mo na as trabador, hindi yung pati pamilya, iniisip mo na habang trabaho ka, maapekto ang trabaho mo eh. Pagkatapos ng trabaho, sige, lumabas ka. Break, ganyan. Meron dapat magdadasal palagi. Kahit nasa trabaho, magdadasal. Sarili mo lang, sa isip mo lang. Nakakatulong yan. Sa akin, effective yun. Na kahit nagtatrabaho ko, nagpupunas ako doon sa kwarto, vacuum. Thank you, Lord. Thank you. Sige, Lord. Tulungan mo ako. Thank you. Salamat. Andi ako hurong. Sige, laban. Laban lang. Ganun. Ganun. Papatol. Kahit ang marinig mo negative, huwag kang papatol. Baka matapakan ko, nalaglag yung kanin. Ay, nako mga anak, mga po. Matanda na ako. Dami akong dinaanan. Nishare ko lang sa inyo. Sa akin, ngayon, kontento ako sa buhay ko talaga. Sa edad ko. Ang gusto ko lang talaga mangyari na matapos ng lahat ng mga obligasyonis ko. At, you know, kasi magiging busy ako pagka nag-retire ako, nasa YouTube pa rin ako. Kahit paano, you know, may libangan ako. Kaya nga, maging healthy lang. Tapos, ano pa ba? Wala na eh. Ay, basta ako, kontento ako eh. Hindi ako mapag-asam eh. Basta nandito may trabaho ako, ingatan ko yung trabaho ko, ingatan ko yung pera ko. Ayusin ko, maging responsible ako sa pagbabayad ng mga utang. Tsaka paninindigan ko talaga yung New Year's resolution ko na sa loob ng 1 taon, lahat ng credit cards ko,
bayad. Ang ano dito, alam, magtira lang ako siguro ng dalawang credit card kasi kailangan may credit ka pa rin eh. Dahil pagka bumili ka ng bahay, let's say, magkaroon ako ng bahay, magkaroon mo lang pera. Kung cash, okay, walang problema. Pero kung halimbawa, maghulugan, pero imposible na yun. Sa edad ko, hindi na ako kuha ng bahay na hulugan. Matanda na ako, hindi pwede yun. Kailangan maging responsible lang tayo hanggang tumanda. Tsaka ayoko nang mahingay, gusto ko tahimik. Ayoko nang matanda ka na, tapos bunganga ka ng bunganga. No, hindi na. Wala kang kasiyahan sa ganun. Ayoko nang ganun. Kaya ako, trinitrain ako ng gusto rin ni Lord eh. Dahil dito sa matanda, yung mga sumpong na matanda. Pag nakikita ko, Lord, ayoko maging ganun. Gusto ko tahimik lang ako. Ganun. Nasa trabaho ako, ganyan ang ginagawa ko. Kung ano yung mga ugali ni Lola na hindi talaga agreeable. Talagang, you know, yung mga angal. Mahilig mag-angal si Lola eh. Mahangal si Lola. Bra, panty, sapatos, medyas, hat. Minsan niloloko ko nga eh. Ubalin mo na kasi. Para maging komportable ka, ubalin mo. Ano sabihin niya sa akin? Magkano ba bayad mo sa akin? Oh, comedian din to si Lola, akala nyo ba? Kahit nga, kaming dalawa, no? I mean, alam niya, magbiruan na kami, okay na eh. At home na siya sa akin, at home na ako sa kanya. Eh, pagka mga angal-angal ang panty, yung gipot sa singit, kasi may pads siya eh. Sabihin ko, bari mo, huwag ka na magsuot ng panty, kung ganyan rin lang. Sabi niya, paano pag makaihi ako? Kasi wala yung pads. Eh, angal ka ng angal eh. Sabi ko, ditanggalin mo na muna. Hayaan mo na magkalat ka ng ihi mo dyan. Ayaw naman niya. Kaya tatahimik siya. Oh my God. Honestly, it's fun. Kailangan gawin natin masaya yung trabaho. Kahit na mahirap, i-enjoy lang natin. Daanin natin sa kasiyahan. You know? Anyway, mga anak, mga po. Nagsishare lang ako. Gusto ko lang i-share sa inyo. Masaya ako. Kontento ako. Hindi ako nag-worry. Talagang andyan Panginoon, nangingibabaw talaga siya sa akin. Hindi pwedeng mawala ng Diyos. Kailangan may Diyos tayo. Kailangan malapit tayo sa Diyos na parang best friend mo talaga. BFF. Importante talaga. Malaking bagay. Yung utak mo, malilinis mo. Pagka nakaisip ka ng masama, Lord, ito ang dumi na isip ko, linisin mo utak ko. Madali. Kayang-kaya mo kung talagang naniniwala ka sa Diyos. Anyway, okay, mga anak. God is good. Okay? Be a blessing to one another. Be kind to one another. At be safe. Take care. And I'll see you again. Bye now. Nandyan si Lola. Nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig. Huwag nang mag-alala, Lola Becky, ang aking bestie, Lola Becky, maaasahan siya, Lola Becky, o ka na nga chika lang. Lola Becky, ipaglalaban ka.